Welcome sa aking channel. Sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung taba sa atay. Kasi hindi po ako doktor, pero meron po akong itong sakit sa taba sa atay. Kung tatawagin ay fatty liver. So, ano ba mga sintomas na meron ka nito? Ito yung nararamdaman ko nung hindi ko pa alam noon na meron pala ako noon. Nalalaman ko lang noon nung nagpa-ultrasound ako dito. Tapos yung mga nararamdaman ko noon nung hindi pa ako nagpapa-ultrasound. Masakit yung sikmura ko. Tapos masakit yung tagiliran ko. Tapos yung upper ng chan ko, medyo masakit siya dito pag kumakain ako ng maanghang, mamantika na pagkain. Ayun, hindi ko pa alam noon kasi sabi ko, ano ba itong nararamdaman ko? Sumasakit yung ano ko. Tapos parang pag nasubra naman akong kumain ng mga matatamis, parang uneasy yung nararamdaman ko. That time, parang sabi ko, hala, ano ba yung nararamdaman ko? Ano ba ito? So, ayun pala, nung nagpa-ultrasound ako, yung taba pala ng yung atay ko pala ay nabalutan na siya ng taba. So, yun pala yung dahilan ng mga nararamdaman ko. So, nung nalaman ko na mayroon pala ako noon, iniba ko yung diet ko, kumakain ako ng maraming gulay kasi dati hindi ako kumakain ng gulay. Kumakain man ako pili lang. Tapos kumakain ako ngayon ng mga broccoli, mga avocado, yung mga walnut, yun ang mga kinakain ko, mga spinach. So, yun ang mga kinakain ko. Tapos minsan kasi napakain ako ng yung maanghang, sumasakit din siya, kaya hindi mas ano pala itong naano ako noon, na stress talaga ako noon kasi sabi ko, ano ba itong sakit na ito, parang ang hirap pala nung may ano ka, kasi nung tumaba ako noon mga 48 to 49 na ako, parang ano na ako noon, nung parang ang yung tawag dito, yung lagi akong napapagod, na parang basta lagi akong pagod, tapos ikutin ano lang, hinihingal na ako. Ayun pala yung mga sintomas na meron kang ganun. Tapos ngayon nagpapayat ako. Ngayon hindi na ako hinihingal. Although meron pa naman siyang pag kumakain ako ng maanghang, mamantika, na masobrahan sa maraming pagkain sa yung kanin, nasobrahan ako, na yun, sumasakit din siya. Ang hirap pala nang meron nito. So, advice ko sa inyo yung huwag kayong kumain ng yung puro kanin, dapat ay gulay yung kainin nyo, huwag kayo puro mantika, kasi yun pala yung mga dahilan na yung marami kang puro mantika yung kinakain mo. Ayun, kaya yun lang, yun yung mga sintomas na meron kang fatty liver. At hindi ako umiinom ng alak. Pero bakit ako nagkakaroon ng ganito? Kasi sabi ng doktor, iwasan ko daw yung mga mamantikang pagkain, yung maanghang, kasi pag maanghang, dumadami yung lalong sumasakit. 'Yun. So, 'yun lang yung mga yung mga tatandaan niyo. At least alam niyo kung ano yung tinatawag na taba sa atay. Ayun lang. Salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please like and subscribe my channel.
unsure na din. Thanks so much. Bye.